Hana, tiyan mo. Parang maganda kung nakaganito yung sofa natin, no? Nakaharap dun. Eh, mas maganda yung kanina, yung nakasandal sa pader. Te, ang pangit. Tiyan mo, nakaharap talaga sa higaan. Parang hindi aesthetic. Hindi, no. Alam ka naman nakaharap sa pader. Wala namang nakalagay. Hindi, ikaw bahala. Oh, di ba? Andahan. Yun. Ganda. Ganda. Kaso, parang may kulang. Ano bang, ayun, ito. Diba? Perfect. Dapat, dito yan. Parang mas bagay. Te, kanina mo pa ako kinukontra, may halaman na kasi dyan. So, it's only natural na dyan na natin ilagay para centerpiece. Tsaka hindi empty yung space dyan. Hindi nga sabi, mas maganda tingnan doon. Hana, dito na lang kasi. Dito nga, mas maganda tingnan. Hana, dito na kasi. Doon nga. Eh, bahala ka nga. Ah, napamasag. Yan na nga ba sinasabi ko? Ikaw kasi ang kulit-kulit mo. Hindi ko naman alam na bibitawan mo. Binigay ko na nga sa'yo. Inulak mo, kaya nga nahulog. Kakainis talaga. Ayaw mo kasi magpatalo, honey! Oh, ano nangyayari sa inyo? Si Hana po kasi. Dahil lang sa pag-aayos ng kwarto nyo, nagtatalo kayo. Alam nyo mga iha, ang pagtatalo, ang dahilan niyan ay kapalaluan. At ang bunga nyon ay hindi pagkakasundo. Gusto nyo ba nagtatalo kayo habang nakatira sa isang kwarto? Alisin natin ang pagtatalo at masumpungan tayo sa kapangbabaan. Imbis na mag-away kayo, magtulungan at magkasundo upang mabuhay tayong mapayapa. Sorry na. Sige, sorry na din. Bawas-bawas ang pagiging masungit mo, ha? O siya, tapusin nyo na yan. Huwag na kayo mag-away, ha? Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Ngunit ang karunungan ay nangasa na nga turo ang maigi. Kawikaan 13:10.